Umalis na kapamilya newscaster, balik telebisyon. Ang mga iba pang aabangan sa kanyang show at reaksyon ng netizens, tingnan ang mga detalye. Welcome to BCgram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BCgram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Muling nagbalik telebisyon nang umalis na kapamilya newscast na ito matapos umalis dahil sa kanyang dapat sana itatakbuhin na ibang landas bukod sa pagiging broadcaster. Subalit bago pa man sumabak ay nagdesisyon na siyang huwag na lamang ituloy ang bagong karyer na dapat sana ay kanyang susuungin. Nagbalik na sa telebisyon si veteran newscast personality Nori De Castro at siya ang nangunguna sa ABS-CBN's News Public Affairs show na may title na KBYN, Kaagapay ng Bayan, na nagre-feature sa mga inspiring stories ng mga Pilipino. More than 1 week na nga ang umi-airy ang kanyang unang episode na show na KBYN na pinaksa ang kwento ng isang fire survivor na naging TikTok influencer at local cosmetics company social media ambassador Joanna Sisracon. Ang veteran broadcaster na mas kilala bilang Kabayan ay binisita din ang mga hog racers sa Barangay San Isidro sa Cuenca, Batangas na nagkwento ng kanilang misfortune sa buhay gaya ng pagkalat ng African Swine Fever. Ang ibang storya naman ay tungkol sa mga Aita community sa Zambales na nagpatuloy ng pag-aaral sa gitna ng pandemic at ang kwento ni Giselle Ubidaw, isang dog yaya ng 50 iba't ibang mga dog breeds. Matapos ang pilot episode ay umano ito ng papuri sa mga netizens na tumutok at nanood. Ayon sa isang komento mula sa YouTube viewer, maganda ang pilot episode, very simple but relevant issues are tackled, looking forward for more exceptional episodes. Ayun pa sa isang komento, nakakamiss parang magandang gabi bayan. Ang KBYN o Kaagapay ng Bayan ay umi-airy tuwing Linggo bago mag-TV Patrol Weekend sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Teleradyo, ABS-CBN News at A2C. Matatandaan na nitong October last year ay bumaba si Nori De Castro sa pagiging anchor ng ABS-CBN's flagship newscast TV Patrol, gayon din sa teleradyo shows niya gaya ng Kabayan na Teleradyo Balita. Ito ay upang ipagpatuloy ang kanyang laban sa senatorial bid para sa May 2022 elections. Subalit matapos ang ilang araw na magpasa ng Certificate of Candidacy ay nag-withdraw si Nori De Castro at nagdesisyon na lamang maglingkod sa pamamagitan ng pamamahayag. Sa kanyang statement sa pamamagitan ng isang sulat para sa kanyang dapat sana'y partido noon ay sinabi, nais kong iparating sa lahat ng aking mga kaibigan at supporters na naghahanda na sanang tumulong sa akin na nagpasya akong hindi na ituloy ang aking kandidatura. Napag-isip-sip kong mas makakatulong ako sa pagbibigay ng boses sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pamamahayag. Si Kabayang Nori De Castro, nakasalukuyan ay 72-year-old ay nagbalik sa ABS-CBN sa pamamagitan ng TV Patrol matapos ang kanyang termino noong 2010. Kilala rin si Kabayan Nori De Castro na loyal sa Philippines' largest network, ABS-CBN. Bago ang kanyang comeback sa TV, ay nagpatuloy na siya sa kanyang anchoring duty sa ABS-CBN teleradyo programs na Kabayan at Teleradyo Balita noong November. Ano ang masasabi mo kaugnay dito? Shoutout tayo kina Pengs Dimalaw, kay Alarin Labis at kay Raquel Sacramento. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BCgram.net para sa mga latest happenings.